Good day mga idol! Welcome to Jega Fighter Breeder! Okay, so mga idol, since nagpapanalo na kayo, at the same time magaganda na yung score, so ang gagawin natin ngayon, itutodo na natin, then papasukin nyo na mga idol yung mga big event, mga derby na. Okay, then napatunayan naman na natin na effective yung ating mga method regarding sa conditioning. And for sure mga idol, meron na kayong mga sariling conditioning din kasi nagbigay ako ng gabay noong nakaraan regarding sa 21 days conditioning, 14 days conditioning, and 7 days conditioning mga idol. Okay? So yung pre-con mga idol, kompleto nandyan din. Pero kung gusto nyo, gawan din natin ng ibang content na bago, pwede rin. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin mga idol is bago kayo pumasok sa conditioning, kailangan magawa nyo to mga idol. Kasi kadalasan, pagkalimbawa, selection, then ang susunod is pre-con. After ng 2 months pre-con, is conditioning na. Then, ito na mga idol yung dapat natin gawin. Ilang beses ba dapat talaga nagpupurga mga idol sa paghahanda o sa 21 days conditioning, sa 14 days conditioning, at sa 7 days conditioning, okay? So, isang beses lang talaga mga idol, lalo na kung 7 days yan, at kahit na sa 14 days, and kahit na mga idol sa 21 days conditioning, isang beses lang tayo nagpupurga. So, bakit ba kasi kailangan dalawa? So, yung iba mga idol, nagdadalawang beses kasi una, ay hindi sila 100% sigurado na talagang clean out, wipe out na yung mga bulate dun sa internal na manok, kaya nagdadalawa. So ngayon mga idol, dapat na nagdadalawa tayo dun sa unang buwan ng pre-con, and then sa pangalawa mga idol, pwede ka pa rin magdalawa pagka nakikita mo na talagang marami pa rin lumalabas. Pero kadalasan, pagkaya ni na monitor mo, din na check mo talagang mabuti mga idol, dun pa lang sa unang buwan, dalawang beses ka nagpurga, automatic wala nang halos matitira dyan mga idol. Na even yung mga itlog talaga hindi na nagtutuloy, na napipisa through internal, na nagiging tapeworm or roundworm o kahit anong uri pa ng bulate ng ating mga alaga mga idol. Kasi sa maintenance pa lang kasi mga idol, meron ka ng regular monthly na deworm o purga din na ginagawa. Kaya pag nagdalawang beses ka sa unang buwan ng pre-con, then sa pangalawang buwan mga idol, inag-isang beses ka, dun sa 21 days conditioning, 14 and 7 days conditioning, for sure yan, kahit isang beses ka magpurga, sigurado na. Ngayon mga idol, bago ka pumasok ng 21 days conditioning mga idol, kailangan is clear na yung mga mata ng ating alaga. Kasi dyan nakasalalay kung paano sila sumipat ng napakalinaw mga idol. Kung paano umilag at kung paano umatake. Okay? So alam nyo mga idol, ang ginagamit dyan is number 1, oxirid. Ngayon kung halimbawa mga idol, gusto nyo magtipid, pwede rin naman kayong gumamit patak ng kalamansi mga idol. Okay? Dahil napaka-effective din yan mga idol na antibacterial. Ngayon, ito kasi yung sistema mga idol na ginagawa ng karamihan na hanggang ngayon ginagawa pa rin. Na kahit tanungin nyo mga idol, even mga veterinaryo, even mga eksperto, even dun sa mga tradisyonal na matagal na, ay talagang gumagamit sila mga idol ng tinatawag na bacterial flushing. Pero ang iba, 50-50 yung ibang tinatawag dyan. Okay? Ano yung 50-50? Pwede silang mag-agree, pwede silang mag-disagree mga idol. Alam nyo kung bakit? Kasi pag sinabing bacterial flushing, tama yung term. Pero depende kung saan yan inilalapat mga idol. Ang bacterial flushing, ginagamit lang yan mga idol. Number one, una talaga is para sa mga merong problema o may sakit na alaga. Ngayon, pagka sinabi mga idol na ikaw ay pumasok sa 21 days conditioning, dun sa pre-con kasi, nahanda mo na ng maayos yan, na i-correct mo na ng tama, for sure mga idol, dapat sa 21 days conditioning, wala tayong gagamitin na tinatawag na bacterial flushing. Kasi meron namang option na pwedeng gamitin na hindi ka maggaganon, na kung saan ma-preserve mo at maingatan yung good bacteria ng ating alaga. Take note mga idol ha, parehas na may role ang good bacteria at bad bacteria doon sa sistema ng ating alaga. Ang problema pagka gumamit kayo mga idol ng antibiotic as bacterial flushing, ang nagiging outcome, nagagambala natin yung tinatawag na good bacteria ng ating alaga. Yan yung chaos na tinatawag. Okay? Alam nyo mga idol, pagka halimbawa hindi nyo pa nagawa yung pinaka the best na dapat gawin after gumamit ng antibiotic, dyan nagkakaproblema na bumababa yung immune system ng ating alaga. Pag bumababa yung immune system ng ating alaga mga idol, automatic nagkakaroon ng mga problema. Alam nyo mga idol, kahit sa tao, like for example, wala naman ako sakit katulad ngayon o kahit kayo mga idol. Subukan nyo yung mag-jogging talaga, yung mapagod ka talaga. Maya-maya mga idol, may makikita ka para kang sinisipon.
lumalabas yung sipon sa ating ilong, mga idol, pagka sobrang pagod natin. Lalo na yung mga nagtitraining ng boxing, mga idol. Okay? Talagang nagkakasipon. Ngayon, sa alaga natin, mga idol, pagka sobrang hingal, sobrang pagod, lalo na kung kayo ay nag-hard training, ang magiging outcome dyan, makikita nyo, mga idol, take note, ang manok, meron siyang laway. Ngayon, kung meron siyang laway, mga idol, kaya nagkakasipon din sila kasi dyan nabubuo yung tinatawag na lumalabas sa kanilang ilong, mga idol, na kung saan pagka iyan, ipagod. And then, hindi nyo nagawa yung dapat. Ang ginagawa, mga idol, is nagpapainom or accidentally nakainom ng tubig kung saan nyo ikinukulong or saan nyo inilalagay na cording area. Dyan na ngayon papasok na magkakaroon ng sipon, mga idol. O kaya pisik o kaya halap. Okay? So tandaan nyo, mga idol, ha? Even dun sa mga nagtitraining o magtitraining, mga idol, na mga sundalo. Okay? Kailan ko lang nalaman. Ang kailangan, mga idol, is meron silang medical. Alam nyo kung bakit ganito yung nagiging outcome yan, mga idol. Like for example, mga idol, meron na yung tinatawag na schedule nila at nandun na. Ngayon pagka hindi na ayos yung sistema ng kanilang katawan, like for example, may pilay. Okay, hindi pa nagagamot. Hindi na po pwede maging excuses yan doon, mga idol, kung nandun ka na at pumasok ka na sa training. Example, may sira yung ngipin mo. Ipapamedical mo muna, ipapaayos muna kasi papasok ka ng training. Halimbawa, mga idol, kahit yung mga may sungke, yung mga alanganin yung tubo, tulad ng mga kaibigan ko, ang nagiging outcome dyan, mga idol, talagang ipinapa-opera muna yan. Okay, shout out tayo, mga idol, kay Idol Ryan Adenas. Okay, so kaibigan ko yan, mga idol, na ngayon official na. Okay, so ngayon doon ko nalaman na talagang ganun. Kaya pagka kayo, mga idol, maghahanda, magpre-prepare, doon nga papasok doon sa tinatag na precon. Ang precon, mga idol, automatic, kung sa precon pa lang, mga idol, talaga, makikita mo na yung lakas ng ating alaga, lalo na pag yan inahanda. Alam nyo, mga idol, kasi nagiging ganun yung outcome eh. Ah, nagbibigay sila ng mga sobra-sobra na hindi naman kailangan ng ating alaga. Kaya doon nagkakaroon ng problema. Kung kailan nandun ka na sa stage ng conditioning method, doon nagkakaroon ng problema yung ating alaga. Kaya papansinin nyo, mga idol, ha, hinahanda mo, nagsisimula ka sa 21 days conditioning. Bakit nagkakaroon na sakit? E na-prepare mo na yan ng precon ng 2 months eh. Ang problema kung hindi ka nag-pre-prepare ng tinatawag na precon. Okay? Sumasabak tayo, mga idol, kaagad-agad doon sa tinatag na 21 days conditioning. Since nasimulan natin at magandang score, iko-correct natin at gagandahan natin, mga idol, para kahit na pumasok na kayo ng mga big event. Okay? So ito kasi, mga idol, una, hindi ko nagagawa, kayo ang gagawa. Kaya kailangan din napatunayan nyo, maganda naman ang kilos, maganda yung galaw, and then maganda ang score, automatic tuloy-tuloy na natin to, mga idol. Okay? Kasi darating din ang time, pagka may free time na talaga tayo, mga idol, ako rin naman yung gagawa dyan. Since eto naman yung aking hilig na magbigay at maging influencer as a vlogger, ibibigay ko muna yung idea which is tried, tested, proven ng ating mga kakilala, kaibigan, na syempre nandun naman sa industriya na talagang game farm ang hinahawakan. Okay? Shoutout tayo, mga idol, sa Reekas Game Farm, Ricky Albano, Calibra Game Farm, Jim Peras, mentor natin yan, mga idol. So kung mentor ko, mentor nyo na rin. Yung tinuro sa akin, binigay ko na rin. Share-share lang ng idea, mga idol. Okay? So tingnan nyo, mga idol, ha. Bago ka pumasok ng 21 days conditioning, mga idol, linisin mo na yung lahat ng problema sa internal na kung saan yung tinatawag na bad bacteria. So instead of gumamit ka ng bacterial flushing, wag na kasi wala naman sakit. Tama yung term, mali lang ang nilalapatan kasi healthy yung manok pero nag-bacterial flushing, ang gamitin mo, declogging. Dalawa lang yan, mga idol, bacterial flushing or declogging. Ang declogging, mga idol, hindi tayo gumagamit dyan ng kahit anong uri ng antibiotic. Ano ginagamit dyan? Yung ginagamit ng tao na bactidol na pinamumumog, yun ang gagamitin mo na mag-declog ka. Kasi unang-una, mga idol, ito rin yung gamot, ito rin yung pinaka-treatment, ito rin yung ginagawa, mga idol, pagka halimbawa nagbibitaw kayo and nangingitim ang inyong alaga. Halimbawa, mga idol, kumakain lang, nangingitim. Ito rin yung ginagawa, mga idol, pagka halimbawa mabilis hingalin ang inyong manok. Pagka halimbawa, mga idol, hinihingal na madalas. Alam nyo kung bakit? Ang reason why, mga idol, pagka huminga ang ating alaga, mga idol, number one sa ilong. Pagka hindi na kaya at sobrang pagod na, nakabuka na yung kanyang tuka, mga idol. Diyan na siya humihinga. Ngayon, tandaan nyo, mga idol, meron siyang laway. Ibig sabihin, prone yan din sa sipon kahit sa tao. So ngayon, kaya nagiging nangingitim yan, mga idol. Una, barado yung kanyang ilong kasi nandun yung mga tuyo na sipon na hindi katulad ng iba na nakikita nyo na basa. So pagka ganun yung sistema, hindi mo yan maamoy. Hindi mo yan basta makikita. Hindi mo makikita na sinisipon. Hindi yan nagpipisik. Pero nakabara yung tinatawag na sipon sa kanyang ngalangala.
Kaya ginagamit yung bacterial flushing mga idol kasi sa mga may sakit. Pero pag diklaging mga idol, ito yung tumutunaw dun sa mga namumuo na sipon, tutunawin niya, then tatanggalin mo mga idol. Diyan mo makikita yung pagkakaiba ng kilos at galaw ng ating alaga. At the same time, pagka natanggal mo na yan, syempre given na yun, tanggalin mo yung kuto. Pero sa pre-con pa lang, sigurado ako wala nang kuto yan mga idol. Kaya na lang pinaliliguan ng 21 disconditioning mga idol kasi para maging presko yung ating alaga. And para 100% walang kumapit na mga buhangin, bato, lupa sa katawan na makate na magpapa-stress sa kanya o magiging dagdag ng timbang din. Lalo ko na kung halimbawa mga idol, papasok na kayo ng mga big event talaga. Okay? Then mga idol, syempre ang number one na kailangan natin dyan na isaalang-alang yung mata na kailangan malinaw na malinaw. Patak kayo ng oxirate. So paano yung sistema? Ganito mga idol ha. Bago kayo pumasok ng unang araw ng paghahanda, kung ilang araw man yung conditioning niyan, pero madalas syempre 21 days conditioning, bago ka pumasok, kailangan mga idol, nakapag-declog ka na, eh nakapagbigay ka na ng oxirate sa mata, para pagpasok ng day 1 mga idol, magpupurga ka lang. Okay? So yun lang yung stress na mangyayari. Konting-konti lang. Kasi nga, conditioning yan. Wala tayong stress na gagawin halos dito mga idol. So ito, hindi basta ito isinishare ng iba. Nasasabi nila pero hindi sunod-sunod mga idol. Kaya ito, since nasimulan nyo, maganda yung score, di nagagawa nyo, may sarili kayo conditioning. Ngayon, bago nyo gawin ulit yan mga idol, dagdagan natin para maging solid. Bago kayo pumasok ng 21 days conditioning mga idol, yun ang pinaka the best. Mag-declog muna kayo mga idol. Then, magbibigay muna kayo ng 2 days to 3 days na makarecover siya dun sa ginawa nyo kasi una-una nakaka-stress yan mga idol. So kung hindi kayo familiar sa declogging, meron akong ano dyan mga idol, content. Ngayon, bigyan ko kayo ng refresh. Ang declogging mga idol, gagamit ka ng sirens, ringgil yan na walang karayom. Then, doon mo ipapahigop yung bactidol mga idol. Pagkatapos na mahigop yan mga idol, yun yung ilalagay mo unti-unti sa kanyang ilong. Pagkatapos, antayin mo na medyo mabasa, na matunaw yung sipon, kuha ka ng bulak. Then, yun yung ihahagod mo sa ilalim ng ngalangala. Makikita mo doon sa ngalangala, doon sa iba ilalim mga idol, meron doon parang gel. Yun na, natunaw na yung sipon yan mga idol. Okay? Uubusin mo yan, tatanggalin mo lahat. So pag natanggal mo, meaning swabing-swabi na huminga yung ating alaga. Hindi na yan mangingitim mga idol. Okay? Then maganda na yung hininga niya. Then kahit hanggang doon sa baga niya, yan din yung isang uri para mapataas yung oxygen level ng ating alaga mga idol. Sikreto yan na hindi nababanggit. Kasi pagka the more mga idol na mas mahaba yung oxygen level, even doon sa mga singer mga idol, mas mahaba yung hininga, mas swabe yung hininga, automatic mga idol, mas maganda at mas mahaba yung kaya na rilang i-perform. Alam nyo mga idol, pagka halimbawa hindi nyo na-stress yung halaga at maganda yung paghanda sa pre-con hanggang conditioning, pag halimbawa ito yung sistema mga idol, maniwala kayo, parehas ang tama, pero yung sayo mas maganda ang pagkahanda. Hindi nagkaroon ng sakit, hindi nagkaroon ng issue nung hinahanda. Automatic, mas tatagal yung alaga mo at siya yung magiging huling tatayo doon sa gradas mga idol. Diyan nagkakatalo ngayon mga idol yung galing ng isang paghahanda. Kaya kung halimbawa mga idol ang ginawa is nagbacterial flushing siya, tinanggal niya yung good and bad bacteria, samantalang ikaw ang tinanggal mo lang is yung sipon na namumuo. Yung bad bacteria lang ang tinanggal mo, hindi mo ginambala yung good bacteria. Okay? At the same time mga idol, nagbacterial flushing siya and hindi siya kumamit kaagad ng good bacteria o hindi siya nagbigay ng probiotic. Mauna na naman papasok si bad bacteria, problema na naman yan sa sistema. Kaya pagka gumagamit kayo mga idol ng antibiotic, lagi nyong tandaan na kailangan mga idol after, pagkatapos na pagkatapos gumamit ng antibiotic at gumaling na yan mga idol. Pag gumaling na, magbigay ka na kaagad instant and quick ng tinatawag na probiotic. Number one, Yakult. Maganda mga idol. Para maunang pumasok yung tinatawag na good bacteria. Ngayon, siya yung mag-dominant. Tapos, siya yung mag-handle kay bad bacteria. So, ibabalance niya. Hindi makapagpadami si bad bacteria mga idol. Okay? So, shoutout tayo mga idol kay Spock the Explorer. Paring Mar, happy birthday from Iloilo. Okay? Then, shoutout tayo mga idol kay Don Manimba. John Ray Buenconsejo, Bunso, Philippine Army Obsess. Happy birthday idol. Okay? Then, shoutout tayo mga idol kay Edwin Oyoa, Das O. Ryan Gomez, Ariel Sombilon, and JC Boy, and JC Bonen Giriba. Okay? So alam nyo mga idol, seryosohin nyo, din bigay nyo ng todo,
Then, kailangan determinasyon. Gusto nyo yung ginagawa nyo, walang imposible, mga idol. Kailangan meron lang tayong bago, iba, kakaiba sa mga paghahanda. Diyan kasi nagkakatalo yan, mga idol. Kung sino yung huling nakatayo at huling tutuka. Okay, kasi ganun talaga, palakasan talaga, mga idol eh. Alam nyo, talagang napakatalas ng kanilang ginagamit na bakal dyan. Kaya kailangan natin, mga idol, mapalakas ng solido ang pundasyon ng kalusugan ng ating alaga kasi dyan nakasalalay. Given na yung cutting ability, given na yung fighting style, given na yung bloodline, given na yung gameness, mga idol. Ito, usaping paghahanda. So maraming salamat.